Pala. Ulit nga kasi sila madami. Nanggugulo. I've heard a lot of stories na naging successful naman sila. Ano, depende. Depending on mo na. Speaking of donation, naging jowa mo ba si Lloyd o kaya si Madam Ivan? Wow. Kaya sabi ko lang ayoko ng politics at saka beliefs eh. Ang civil union. Tapos meron tayong $100 para sa giveaway number 3. May nakalimutan pala ako. Chapstick. What's up, Adam Nation? This is me, Jake, so welcome back to my channel. If you're new to the vlog, this channel talks about life, travel, and food. And for today's episode, sasagutin ko lahat ng tanong nyo. So if you guys are ready, let's go! Guys, nahugas ako na pala to, ha. Saya na siya. Konti lang. 4 minutes lang to. Alexa, play Semi Charmed Life. Semi Charmed Life by Third Eye Blind on Amazon Music. Game. Meanwhile, may nakalimutan ako. Chapstick. Let's go. So, kain muna tayo. Tikman muna natin. Tapos ito, sriracha mayo yan. Tikman naman natin itong tilapia. Yan. Ito yung sasawan. Tapos beer na. 75 years later. Siyempre, bago tayo magsimula, gusto ko muna mag-shoutout sa mga bagong subscribers natin. Sa mga nagko-comments, lahat yan nababasa ko, yung mga nagmamarathons. Yan, so lahat yan nakikita ko, so mag-reflect na lang tayo ng iba dyan. Maraming salamat. Gusto ko sana na matamis si Pokey, kaso nga lang, wala tayong Pokey ngayon. Sobrang sarap kaya ng Pokey, no? Shoutout sa mga mahilig sa Pokey dyan. Harap muna tayo ng matamis, guys. Teka lang. Meron na tayong matamis, M&M's, milk chocolate. Yung mga tanong, yan, nagtanong ako sa inyo sa community. Tapos, actually, meron din sa Facebook. Tapos, ang pinagawa ko or yung pinaggupit ko ng mga tanong is yung office mate ko. Para hindi ko makita yung mga tanong. So, lahat ng tanong, nilagay ko siya sa isang bag. Yan, ayan yung bag. Tapos, bubunot na lang tayo. Ito na yung mga tanong, guys. And then, bago yan, syempre, gusto ko muna sabihin na meron tayong pabonus bukod dun sa giveaways natin mamaya. Tara na. Ang haba. So, yung unang tanong natin, ano ang mga struggles mo sa pag-YouTube? Yan, bago kayo sagutin, guys, gusto ko muna sabihin na hindi madali gumawa ng content or mag-isip ng mga bagong vlogs na gagawin mo. Sabi nga ni Kuya Light, so mahirap talaga siya. Pero yung sa sitwasyon ko, mahirap kasi ako lang mag-isa at alam ko naman sa sarili ko na hindi ako nakakatawa. Real talk lang. Kasi di ba sa Pilipinas, yung mga in talaga is yung mga nakakatawa, yung mga pang-good vibes. Okay, pero don't get me wrong. Pinapanood ko yung lahat sila. Kailangan natin yan. At isa pa, yung Pilipinas, pasok siya sa mga parang top countries na masasaya yung mga tao. In talaga yan. Kasi may full-time job ako, so mahirap talaga mag-edit. So inaabot ako ng mga 3 hanggang 4 na araw sa pag-edit. Tapos naglalaan ako ng mga 2 hanggang 3 oras sa isang araw. So ine-effortan ko talaga, nag-iisip ako ng iba para at least merong manood. Hindi ko sinasabing limited lang yung kaya kong gawin kasi bawal tayo mag-prank. Alam naman yung i-prank ko yung sarili ko na hindi ako nakapagsayang, di ba?
Pero abangan nyo yan guys, pag-uwi ko ng Pilipinas, gagawa tayo ng videos kasama yung mga kaibigan ko kasi gusto rin nilang sumama sa vlog. Shoutout ulit sa mga bagong subscribers natin. Yung mga comments nila, chill vlogs, relax vlogs, entertaining in some ways. So yun na yung question number one natin. Sorry, sobrang haba ng sagot ko. Sana nagkaroon ng sense yun. Sorry na ha. Pasensya ka na. Gusto ko lang sabihin na kapag maikli yung tanong, hahabaan ko na lang siya para magkaroon siya ng sense katulad ng ginawa nating question and answer dati. Naging jowa mo ba Naging jowa mo ba si Lloyd o kaya si Madam Ivan? Yan, swerte ko naman ako magiging jowa ko sila, pero hindi. Okay, so hindi ko alam kung saan galing yung tanong na yan. Siguro dahil sa mga tribute na ginawa ko kay Lloyd. Nakadalawang videos kasi ako doon. So, ayan sila. And then, yeah, hindi ko naging jowa si Lloyd. Tapos, kilala ko yung mga exes niya. Parang wow. Tatlo yata yun. Hello, hello sa inyo. Tapos si Madam Ivan, nakilala ko siya dahil sa libro niya, hindi dahil sa vlogging. Yung storya, nandito, ayan, tignan nyo na lang. Merong police guys. Hinuhuli na yata ako kasi nagsisunungaling daw ako sa question number 2. Hintay lang natin mawala. Kain muna tayo. Sana madali lang. Hinuhugasan ba ang giniling? Tawagan natin yung kaibigan ko na pwedeng sumagot nito. The best siya. Sobrang galing magluto. So tawagan muna natin. Para may guest tayo. Hi, madam. Hello. Patawin. Sali ka sa vlog ko. Wala. Ikaw sumagot sa tanong na ano, kung hinuhugasan ba yung giniling? Well, siguro depende. Depende kung saan mo nabili yung giniling. Kung sa grocery naman, kung sa mall, siyempre mataas naman yung standard nila. So, I think pwede nang hinuhugasan. Pero pag sa mga palengke, I think kailangan pagkahugasan. Yeah. Teka nga pala, ba't pala akong nilawagan mo? Hindi naman ako nagluluto. Ay, marunong ako magluto ng... Itnong noodle. Wow. Sige, pag nandiyan ako, pagluto mo ako, ha? Good luck. So, question number 4. Tungkol to sa politika yata, sa government. Okay, so ang sabi niya, ano ang opinion mo sa beep card? Beep, beep. Beep, beep. Hindi ako masyadong pamilyar doon, so titignan ko muna siya. 2 very boring minutes later. Gusto ko sana mag-skip, kaso nga lang, andyan na siya. Ayoko naman sabihin na namimili ako ng tanong. And then, yun. Isa yan sa mga bawal pag-usapan kapag lalo na pag magkakasama kayo or nagiinuman. Bawal yan. Politics, religion, and beliefs. Siguro dalawa yung sagot ko dyan. Yes at saka no. Yes, pabura ko sa walang bayad muna kasi dahil sa mga nangyayari ngayon itong pandemic. Siguro hanggat walang vaccine, sana libre muna. And then, no na walang bayad kasi nga, kung titignan mo yung ibang bansa, yung mga beep card nila, meron talagang bayad. Dalawa yan, merong bayad kasi nga, una, hindi libre yung pagpapagawa ng beep card. Okay, so may materials yan, yung bayad sa labor, lahat-lahat. Yung pangalawa naman, para yan sa'yo. Okay, para maging responsable ka sa mga bagay na binili mo. Pag binili mo yan, sa'yo na yan, iingatan mo yan dapat. Kasi pag nawala mo yan, babayad ka ulit. Isa din yung sa mga dahilan kung bakit may bayad siya. Kasi kung libre yan, pakalat-kat lang yan sa dad. Pag nagamit mo na, tapon. Okay? Sayang naman. Kung titignan mo rin kasi yung mga ibang bansa, yung mga beep card nila like sa Korea, Japan, sa China, sa Hong Kong, dito rin sa US, yung beep card namin dito, mayroon siyang bayad. Yung iba pa nga, mahal. $10. Pag ginumpute mo yun, 500 pesos. Ito yung beep card ko. 5 years old na to sa akin. $2 yan. Pag ginumpute mo yung $2, 100 pesos. So, dalawa yung sagot ko, yes and then no. Tapos kung isa ka dun sa mga nakukuha ng libre, huwag mo sanang itapon sa Manila Bay. Na joke lang. Saan galing yung Manila Bay? Sorry. Sorry na ha. Pasensya dito lang ako. Pasensya ka na. Mahirap to kasi sabi ko lang ayoko ng beliefs or religion . So ang tanong niya guys, kuya, paki-explain ang civil union. Hindi naman tinatanong doon kung pabor ako o hindi. Okay, ang gusto niya lang yung explanation. Hindi rin opinion. Explanation lang. Okay? Saan ba akong sisimula? Simula. Red Horse. Yan, so gusto ko muna mag-storya bago ko siya i-explain. Okay, mabilis na mabilis lang to. So dito sa US, matagal na, merong dalawang lesbian na magjowa. Okay, magjowa sila sobrang tagal. Decades, basta lagpas ng ganun. Sana oil. Yun, dalawa sila magjowa. Si ate mo girl A at saka si ate girl letter B. Si ate mo girl letter B, na deads. Okay, so lahat nung napundar niya, lahat, kinuha ng government. Kasi si ate mo letter A, wala siyang rights.
Okay, so yung pinundar nila lahat-lahat na wala sa kanya, kinuha ng family, kinuha ng government. So si Ate Mugger letter A, lumaban siya. Pumunta siya ng Supreme Court. Supreme Court yun guys ha, e yun na yung pinakamataas. Tapos yun, nakalimutan ko meron silang mga anak. Marami silang anak pero yung iba, artificial insemination. Link down below na lang, okay? So to make the long story short, nanalo si Ate Mugger A. Okay, so pinaglaban niya yung rights niya. Tapos yung mga sumunod na taon, yun, approved na yung same-sex marriage. Magjowa sila 1990s pa, parang ganun. Okay, yun yung story nila. True story yun, link down below din. Tapos yung sinasabi naman ni Pope Francis, kahit balibalik ta rin mo man yung mga pinaglalaban ng LGBTQ, ang gusto nila ipaglaban, yung point nila is same rights ng straight couples. Kung dadanong nyo naman kung approved na ba dito yung same-sex marriage sa states, yes, approved na siya sa 50 states. And then guys, gusto ko lang linawin na yung civil union, wala siyang kasalan na magaganap. Rights lang, okay? Kahit sa maliliit na bagay yan, cellphone, motor. Saan galing yung motor? Kunwari, nawala na yung partner mo, syempre, siya, kanya yun mapupunta. Okay, tapos siya nang bahala kung kanina niya gusto ibigay. Hindi kukunin agad nung kamag-anak. Parang ganon. Okay, so yun. Shoutout sa mga nabigyan ng motor at saka helmet. Next na tayo. Whew! Init nun. Flip top, mag-ingay! Parang sila pa nun! Tadang! Ito, magaan lang. Hindi ako marunong sumagot na ito. Naniniwala ka ba sa LDR or Long Distance Relationship? Ang sagot ko syempre, yes. Kasi hindi mo naman kilala kung sino yung magiging katadhana mo. Ang corny ng sagot ko. Tadhana talaga. Sir, kumusta? Okay naman, ikaw? Okay lang naman. Sama ka dun sa vlog, okay lang? Yes, sir. May tanong ako sa'yo, naniniwala ka ba sa LDR? Siguro yes. I've heard a lot of stories na naging successful naman sila. Yung relationship nila tumagal, even may distance sa bawat isa. Naniniwala ko sa LDR kasi may mga testimony. Wow. Diba? Ayun, so naniniwala ako. Ay! Lalo ba naiiyak ako nang nakaraan? Ba't kinaiiyak? Panad yung video mo. I'm so heartwarming. Wow! Sasagutin ko yung kasagutan niyo, Kuya James. Ay, yung tanong pala. Ulit nga, kasi sila madami. Nanggugulo. Thank you for a beautiful question. Your question deserve a beautiful answer from a beautiful country. Wow. Thank you. Hindi, naniniwala ako, Kuya Jigs, depende sa signal. Nasa signal kasi yan eh. Hindi ko alam, Kuya Jigs, kasi sila dati puro LDR ako, wala naman nangyari. Puro pasa load lang. Ako, Kuya Jigs, hindi ako naniniwala sa LDR. Kasi I've been there before. Wow. For my perspective lang, Kuya Jigs, pag may gusto makipagjowa sa akin na malayo, kina-cancel ko. Gusto ko yung nakikita, punta, hawakan ko. Hindi yung puro papasa load, pa-expired na ako. Thank you po sa nagbigay ng dog. Ganyan po siya. Sa mga bata, yung long distance relationship, hindi yun Manila to Cavite lang ha. Tapos guys, meron ako mga questions na masyadong personal at saka mga bastos or naughty or silly, parang ganun. So next time ko siya sasagutin. Para kasing parang hindi pa ako ready sumagot ng ganun. So sorry. Next time ko yung sasagutin. Siguro next month sa December. Sorry na ha. Masaga dito lang ako. Potensya ka na. Favorite word? Tadhana. Hindi joke. Hindi yun yung sagot ko. Tatlo na lang yung ibibigay ko. I'm trying to motivate people here. Prayer, patience, hustle, or grind. Okay, so silang tatlo. Feeling ko self-explanatory naman sila, so yan. Okay, next. So yung tanong, actually mahaba siya. Ang sabi niya doon, nakikita niya daw ako nagko-comment kay Ninong Rai. So bukod daw kay Ninong Rai, sino pa ba daw yung mga pinapanood kong vloggers? Nanonood daw kay Ninong Rai kasi parang naastigan ako sa kanya, parang wow. Bago siya para sa akin or para sa iba sa atin. Sobrang simple niya lang kasi yung mga ibang cooking show, di ba, parang ang gaganda ng gamit, ang gaganda ng background, apat yung camera, kabilaan, taas baba. Siya steady lang, wala siyang mga fancy na gamit. Sobrang relaxed din yung video na yon, may patawa siya ng konti. Pag di maganda
sa'yo yan, pang ina mo, diba? Grabe yung beer ko, sobrang lamig niyan. Sarap. So ako talaga yung nagko-comment kay Ninong Rai. Actually, meron akong account dati, 2 years ago ko rin siya ginawa. Ginawa ko siya para mag-subscribe kay Will kasi alam niyo yung nagkasakit siya dati, gusto niya maging 1 million. So gumawa ko doon para sa kanya. Pero hindi ko na nabubuksan kasi 2 years ago na yun. Gusto ko lang muna guys mag-sidestep ng mabilis na mabilis lang. Meron ako dalawang kaibigan na yung isa, dalawa silang nag-vlog. Yung isa, fitness para sa mga baguhan. Tapos yung pangalawa naman, mga views or mga travel sa Japan. Yan siya. Patulong na lang guys. Tapos parang last month, parang nanonood ako ng mga FA na mga vloggers. Parang sobrang relax ng video sila, chill lang, puro life lesson. Yun, kasi nga di ba maraming nawalan sa kanilang trabaho. So nag-YouTube sila tapos sinishare nila yung mga lessons nila doon. Maraming aral doon guys. So panoorin nyo sila. Random FA vlogs lang. Sabi ko lang din, pinangarap ko maging flight attendant. Tatlong wow. Beses ako nag-apply dyan. Dalawang international, tapos isang local. Lagpas 10,000 yung applicant. Sobrang init, sobrang trick yung araw. Nandun kayo sa labas. Tapos may mga pictures pa ako na nakaganon. Tapos nakataas yung kamay. Kasi gusto nila malaman kung gano'ng kataas yung kamay mo or yung haba yung kamay mo. Parang ganon. So, yun lang. Shinare ko lang. May mga pangarap na hindi natutupad. Tapos, next question tayo guys. Grabe naman to si Miss Joanna, hindi naman inaayos yung gupit. Nagreklamo humingi lang ng favor. Maus na ako guys, pangatlong beer ko na to. Hindi ako nagyayalo sa beer kasi nawawala yung lasa niya. So mabilis ako minom ng beer. Paano mo na ma-manage ang time mo while doing full-time work, vlog at stocks? Meron akong planner doon ko sinusulat lahat kung anong oras at kung anong araw ko siya gagawin. Pero guys, hindi ko naman sinasabing lahat yun na susunod ko. Siyempre meron din mga mangilan-ngilan na mga activity na hindi ko talaga nagagawa. Yung stocks naman, paborito kong araw is Monday. Yan, hirap ako mag-vlog niyan kasi nga nag-i-stocks ako. Pero may vlog ako ng Lunes. Ayan siya, panoorin niya lang kung gano'ng kahektik yung Monday ko. Pero para paikling ko yung sagot ko, ang sagot ko dyan is time management and discipline. So last question muna tayo guys ha, kasi sobrang sakta na lamunan ko. Next time na lang yung iba. So ang sabi dito, ano ang mga natutunan mo during this whole pandemic? Siguro hindi ko na-elaborate. Magbibigay na lang ako siguro ng sentence na self-explanatory. Prioritize your family and friends. Tapos, we need to have savings. Not just 6 months, yun ang natutunan ko. Isang taon, kung kaya. And then, pangatlo, health and wellness. Sobrang importante niyan, so alagaan mo yung sarili mo. Tapos, number 4 siguro, prevention is better than cure. So, magugas ka ng kamay, 20 seconds yan. Mag-sanitize ka rin, syempre. Tapos, hanggat may pandemic, kailangan mo mag-mask. Siguro last, ano bang number 5? Essential workers are heroes. Thank you sa lahat ng mga frontliners natin dyan. Sa giveaways naman tayo, meron tayong tatlong giveaways. Okay, so giveaway number 1, meron tayong wallet. Yan, pambabayan, kulay pink. Maraming lalagyan yan, American brand. Tapos, yung pangalawa naman, sling bag para sa mga lalaking subscribers natin. So, may kasama siyang key holder. Tapos, yung pangatlong giveaways naman natin, $100 yan. Pag kinonvert mo yan sa peso, 5,000 pesos yan. Doon naman sa mechanics natin, madaling-madali lang. Ilalagay mo lang sa comment section kung anong giveaway number yung gusto mo. Giveaway number 1, giveaway number 2, or giveaway number 3. That's it. And then unahin ko muna yung giveaway number 3. Sa giveaway number 3, wala siyang mechanics. Okay? Ibig sabihin, kahit hindi ka nakasubscribe, follow and like, okay na okay lang yan. Kasi wow. Importante rin sa akin yung nanonood ka sa akin, 10 to 15 minutes yan ang buhay mo, sapat na yun sa akin. It's not all about subscription, okay? So hindi ako lasing, para yan sa inyo, salamat sa lahat. And then yung giveaway 1 and 2, yun, kailangan mo mag-subscribe, follow and like sa tatlong social media ko. Yan siya. So yung mechanics natin, wala na siyang share-share. Pero kung i-share nyo, thank you, ma-appreciate yan. Ganito ko bumila ng mga bara, baka magtaka ka pa 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 paano ko ba nagagawa to? Para naman sa extra bonus natin, para hindi naman masayang yung mga in-spit ko na bars, so ilalagay mo lang sa comment section kung anong Q&A number ang nagustuhan mo. And then, bakit? And then sa extra bonus natin guys, okay lang kahit hindi ka naka-subscribe. Okay lang yun, walang kaso yun. So ilagay mo lang dyan kung ano yung nagustuhan mo. Pwede mo lagay, giveaway number 3, walang sense lahat nung ginawa mo. Giveaway number 3. Kuya Jigs, gusto ko ng pang-inom. Yun. Okay naman, giveaway number 3. Kasi gusto ko po i-donate. Yung mga ganon, di ba? Speaking of donation. Kung matagal nyo na akong fina-follow, nag-donate naman tayo kahit papano. Okay? And then malalaman nyo siya
1 to 2 weeks, paano nyo siya malalaman? Ipipin comment ko siya. Kung nakapin yung comment mo, ibig sabihin, ikaw yung panalo ng Q&A extra bonus. And then sa main giveaways naman natin, yung 1, 2, 3, i-announce ko siya ng December 15 or 16. Siguro baka doon ko na rin sagutin yung mga naughty questions natin. And then doon naman sa streaming page ko, pasensya na hindi na ako masyadong active dyan. Nakalimutan ko na rin yata mag-celebrate ng 1,000 followers dyan. So next time na lang natin siya i-celebrate. Boss. So ayun lang guys, maraming salamat sa panonood. Huwag mong kalimutang mag-subscribe. If you like this video, please give it a thumbs up. Comment down below. I'll see you in the next one. Maraming.